Hello guys! For today's vlog, gagawa ako ng tutorial kung paano ako mag-edit ng YouTube thumbnails. Ito na yung hinihintay ng lahat ng mga YT friends ko na gumawa ako ng tutorial para sa kanila. A Canva basic tutorial. Ito yung ginagamit ko matagal na. Yung app na ito ay tinatawag na Canva app. Ito ay pwedeng i-download sa Play Store or pwede din sa browser sa computer. Pero ngayon, mag-tutorial tayo gamit ang phone. So, magda-download tayo ng Canva app sa Play Store. Punta lang tayo sa Play Store. I-click lang natin. At mag-search Canva, then click Canva, and ito na siya. Itong logo na to, ito yung Canva na hinahanap natin at gagawin natin para sa tutorial. Dito sa akin na install ko na siya, so pag na-install nyo na yan, pwede na nating puntahan. So, bali, open lang natin. At ito na yung Canva. Environment ng Canva. At ito na yung sa loob ng Canva app. Guys, pag ito yung nakikita natin, nakapag-login na tayo. Ako, nakapag-gamit ako ng Gmail. Yung Google account ko. So, automatic na siya na kinukuha yung data ng Google account ko. Pero, meron ways na pwedeng mag-login dito. Merong Facebook or pwede natin gamitin yung pag-sign up na lang. At dito, yung Canva ay hindi natin magagamit kung walang internet. So, kailangan natin ng internet. Pwede ding data, Wi-Fi para makapagpasok tayo sa Canva app. At hindi talaga natin magagamit yung Canva app kung wala pang internet nito. So guys, yung Canva ay pwedeng may monthly bills. May monthly na babayaran. Pero yung maganda dito, yung Canva ay hindi na natin pwedeng bayaran pa para magamit. Kasi, it's free siya, pero in limited ways. Limited pictures, limited templates. Pero marami na yung templates na magagamit natin. Kaya, okay na siya. So, pipiliin lang natin yung walang pro. Like this. Pag may nakita kayong pro, hindi natin magagamit yan. May bayad na yan. Pero pag wala naman, like this sa baba, pwede natin ma-edit yan. Pwede natin makuha yung data niyan. Pwede natin magamit yung font, yung design, lahat. Basta walang pro. Dito sa baba, meron tayo nakikitang home, project, templates, and pro. Dito naman sa taas, meron tayong for you, social media, videos, presentation, prints, and more. Dito naman sa gilid, yung 3 lines. Pwede natin i-click yan. So, dito makikita yung home, magic studio, project, templates, brands, app, and many more. Ito yung sa trash kung nakapag-delete tayo, dito natin makikita.
So, ito yung sinasabi ko na try pro for 14 days. Syempre, may bayad na yun pag nag-try tayo dyan. So, sa atin, kasi hindi pa natin kaya, gagamitin muna natin yung mga free templates dito. Ano ba yung pwedeng gawin natin sa Canva? Dito sa baba, sa plus sign, i-click natin. Dito makikita yung kung ano yung mga kayang gawin ng Canva. Pwede tayong mag-customize ng size, pwedeng sa documents, mobile video, logo, YouTube thumbnail, website, Facebook, cover, resume, presentation, Instagram post, video, your story or my day, Instagram story, poster sa mga business, certificate for office works, invitation, flyer, brochure, and many more. So, ito yung Canva app tutorial part 1. Sa next tutorial ko, sa part 2, dito tayo pupunta ng YouTube thumbnail para mag-practice or ipakita ko sa inyo kung paano mag-edit ng mga pictures on mga templates dito. Ayan, pag na-click mo yon yung YouTube thumbnail, makikita mo lahat ng free templates na pwedeng gamitin natin. Pwede din natin mag-search dito. Pwede din tayo mag-search dito. Example, mag-search tayo ng dog lover. At ayan, makikita na lang yung mga free templates, pero remember, yung mga pro na ganito na makikita nyo, huwag na po nating i-click yan kasi syempre hindi natin madadownload yan, so hindi natin magagamit. So useless lang pag dyan tayo mag-edit. So yung mga pwede lang natin, yung ganito, yung mga walang pro. Diba ang dami? So, meron dito sa styles. Dito sa baba, meron tayo dito na mga buttons. Meron dito tayong elements. Yes, marami din tayo magagamit dito. Frame, graphics. Sa next tutorial ko, pwede natin ipapakita ko sa inyo kung paano gamitin ito. So for now, ipapakita ko lang sa inyo kung saan ito makikita. At ayan, may mga frame. Kailangan lang natin i-discover dito yung sa loob ng Canva app kasi marami tayong makukuha or magagamit para sa ating YouTube channel. And yes, pwede tayong sa music pero dapat limited lang talaga siya. Hindi talaga siya maramihan yung music dito. So, meron ditong frames. Yes, yung dito yung maglalagay tayo ng pictures. And many more. Meron dito sa text sa baba. Dito lahat ng mga fonts pwede magamit. Meron dito naka-template na or meron dito na default text styles lang. Like this. This.
Seoul. And punta tayo ng gallery. Yung gallery kung saan tayo nag-upload or kukuha ng photos sa ating album sa phone. Example. And then brand, parang may mga bayad na talaga to. Ito yung upload, so swipe left lang siya para makita yung iba dun. Ayan, so punta tayo ng uploads. Yung uploads kung saan nag-upload tayo ng pictures dito sa Canva. So i-click lang natin yung upload files. And pupunta na siya sa album natin. So, meron videos, audio na pwede tayong mag-upload ng files. So dito may drawing. Pwede, syempre pwede yung magsulat dito. Like that. Anything. Then punta tayo ng project. Yung project, so yun yung mga na-design na natin or yung na-click na nating template. Example yung ito. Na-click ko na siya, so nandyan siya. Ito, parang ini-edit ko to. And ito. So guys, marami yung magagamit natin dito sa Canva para sa ating YouTube. Sa pag-i-edit ng mga thumbnails or like mag-i-edit tayo ng video sa YouTube. Pwede tayong kumuha ng mga clip dito. Ang kailangan lang natin is i-discover lang natin yung Canva app. So, dito ako para tulungan ko kayo. For, kung meron kayong mga tanong na hindi maintindihan, just comment down below.